Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako'y nagbabalik para sa isang paglalakbay upang tuklasin ang mga usapin panlipunan. Tara na't makialam, makibahagi, umaksyon at linangin ang ating kaalaman dito lamang sa Makalipunang Talakayan. Ako si Teacher Alexis, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ikaw ba ay nakalibot na sa inyong lugar? Kung oo, ano ang mga nakita mo? Mayroon bang sambahan? Paaralan? Pooklibangan? O mga kapitbahay? Magkakaugnay kaya ang mga ito? Yan ang ating aalamin sa aralin natin ito. Sa ating talakayan, may apat na tanong tayong kailangang sagutin. Una, ano ang komunidad? Pangalawa, ano ang bumubuo sa komunidad? Pangatlo, ano ang mga uri ng komunidad? At pang-apat, ano nga ba ang kahalagahan ng komunidad sa ating pamumuhay? Ang komunidad ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa isang lugar o puok na may magkatulad na kapaligiran. Tinatawag din itong lipunan. Dito nagkakaroon ng interaksyon ang mga tao. Ang kanilang pagkilos ang magpapakilala kung anong klaseng pamumuhay mayroon ang kanilang komunidad. Handa ka na bang alamin pa kung ano ang komunidad? Tara, sagutin natin ang pangalawang katanungan. Ang komunidad ay binubuo ng iba't ibang aspeto. Ito nga ay ang panahanan, paaralan, sambahan, pamilihan, pamahalaan, at pooklibangan. Tara, isa-isahin natin. Una ay ang panahanan. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Narito ang tinatawag nating pamilya, na karaniwang binubuo ng ama, ina, anak, at iba pang kaanak. Ito rin ang pinakapayak na unit ng komunidad. Ang bawat miyembro nito ang magtatakda kung ano ang kalalabasan ng isang komunidad sa aspeto ng pamumuhay, pag-uugali at pakikisama. Pangalawa ay ang paaralan. Sa bawat komunidad ay mahalaga ang paaralan dahil ito ang nagsisilbing lugar panuruan ng bawat miyembro ng komunidad. Dito natututo ang mga bata. Dito sila nangangarap at naliliwanagan sa realidad. Dito rin sila may malaking interaksyon sa mga miyembro ng komunidad. Pangatlo ay ang sambahan. Ito ang lugar ng pagsamba at pagganap sa kung anumang relihiyon kabilang ang pamilya o komunidad. Tayong mga Pilipino ay kilalang mananampalataya. Kaya kahit iba-iba ang ating relihiyon, nakikita sa ating pamumuhay kung gaano kahalaga ito. Kaya ang sambahan ay parte ng komunidad ng Pilipino. Pang-apat ay ang pamilihan. Ito ang lugar kung saan ang mga tao ay nagbebenta o bumibili. Ang mga taong nagbebenta ay tinatawag na producer, samantalang consumer naman ang tawag sa mga taong bumibili. Panglima ay ang pamahalaan. Ito ang unit na namumuno sa komunidad. Nakaatas sa pamahalaan ang tungkulin na protektahan ang mga mamamayan sa komunidad. Gayon din ang makinig sa mga mungkahi ng kanilang pinaglilingkuran upang magkaroon ng mapayapa at nagkakaisang komunidad. Panghuli ay ang pooklibangan. Dito tayo napupunta kung tayo ay may libreng oras o kaya naman gusto nating maglibang. Kadalasan, ang kasama natin dito ay ang ating pamilya o ang ating mga kaibigan. Paalala mga bata, hindi tayo pwedeng pumunta ngayon sa pooklibangan para na rin sa ating kaligtasan. Balikan nga natin, ano-ano ang bumubuo sa komunidad? Panahanan, paaralan, sambahan, pamilihan,
libangan. Magaling! Ngayon naman, alamin natin ang dalawang uri ng komunidad. Ano kaya ang mga katangian nila at ang kanilang pagkakaiba? Simulan nating talakayin ang rural na komunidad. Kakaunti lamang ang mga taong naninirahan dito. Ang mga kabahayan ay karaniwang gawa sa kahoy. Tahimik at payak ang pamumuhay sa rural na komunidad. Mayroong tatlong klasifikasyon ng rural na komunidad. Una na nga dyan ay ang komunidad ng sakahan. Karaniwang matatagpuan ito sa mga patag na lupain. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga taong naninirahan dito. Pangalawa ay ang komunidad ng pangisdaan. Ito ay matatagpuan malapit sa mga anyong tubig. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. Pangatlo naman ay ang komunidad ng minahan na matatagpuan sa mga kabundukan. Pagmimina ang pangunahing hanap buhay dito. Ang isa pang uri ng komunidad ay ang urban na komunidad. Higit na maraming estruktura o mga gusali dito na likha ng tao. Kadalasan tinatawag itong lungsod o bayan. Gaya ng rural, ang urban ay may klasifikasyon din. Una na nga riyan ay ang komunidad na industriyal. Sa komunidad na ito ay makikita ang mga paggawaan, planta o pabrika at mga opisina. Pangalawa naman ay ang residential na komunidad. Matatagpuan dito ang mga kabahayan at panahanan. Kadalasan gawa ang mga ito sa kongkreto. Mahalaga ang ating komunidad dahil dito tayo nahuhubog. Dito tayo nananahan, natututo. At ang bawat pagkilos natin ay para sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Tapos na nga nating talakayin ang komunidad. At nasagot na rin natin ang ating mga katanungan. Sa bahaging ito ng ating talakayan, subukin natin ang inyong mga natutunan. Tukuyin ninyo ang mga sasabihin ko. Pumalakpak sa kanan. Kung ang tinutukoy ko ay rural na komunidad. Pumalakpak naman sa kaliwa. Kung ang tinutukoy ko ay urban na komunidad. Sa komunidad na ito ay may hanap buhay na pangingisda. Tama! Rural na komunidad. Sa komunidad na ito, karaniwang kongkreto ang mga kabahayan. Tama! Urban na komunidad. Ngayon naman, isa-isahin natin ang bumubuo sa komunidad. Una, panahanan. Pangalawa, paaralan. Pangatlo, sambahan. Pang-apat, pamilihan. Panglima, pamahalaan. Pang-anim, pook libangan. Mahusay! Tunay ngang marami tayong natutunan sa talakayan natin ngayong umaga. Gaya nga ng nabanggit natin ng mga nakaraang aralin, ikaw ay bahagi ng komunidad. At sana gamitin mo ang iyong mga natutunan upang kilalanin, mahalin at paunlarin ang komunidad na iyong kinabibilangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo muli sa susunod na Martes para sa isa na namang makaunang talakayan. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang bell button para updated at notified ka sa maraming episodes ng Teacher Vibal. Kita-kits!